What's up mga katrops? Naaaliw ka ba sa tuwing nakakakita ng mga gagamba? O nagagamba lang yung kalooban dahil sa takot kapag nakakakita ka nito, lalong na sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Dahil ngayon, ang topic natin ay tungkol sa katangian ng isang uri ng gagamba na maituturing na critical endangered. Pero bago ang lahat, kung interesado ka sa ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like at i-click lang ang subscribe and bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Maraming tao ang hindi gusto ang mga gagamba. Pero kailangan mong aminin na ang ilan sa mga ito ay may mga kulay na maganda sa paningin. Bagaman wala pang naitatala ng mga taong namatay mula sa kagat nito, isang magandang idea pa rin ang lumayo dito. Dahil may mga gagamba na sadyang agresibo at ang laso nila ay nagdudulot ng matinding sakit. Sa bansang India, matatagpuan sa Andhra Pradesh, ang isang forest sa pagitan ng Nandyal at Gidalur at Sri Lanka, ang uri ng gagamba na may pangalang Guti Sapphire Ornamental Tarantula na may scientific name na Posiloteria Metallica. Ito ay orihinal na nadiskubre sa Central Southern India sa bayan ng Guti, kung kaya't karaniwang tinatawag itong Guti Tarantula. Nadiskubring muli ito makaraan ng 102 years taong 2001. Ito ay kilala sa iba't ibang pangalan tulad ng Sapphire Ornamental Tree Spider, Guti Sapphire, Metallic Tarantula, Peacock Parachute Spider, Peacock Tarantula, at Salifurgo. Ang spider na ito ay kabilang sa IUCN Red List for Endangered Species as Critically Endangered. Ang pagkawala ng kanilang tirahan ang pinakamalaking banta sa mga tarantula na ito. Ang tarantula na ito ay may hawig ng itsura sa ibang ornamental tree spiders. Ito ay may lavender na kulay na nagiging blue naman habang lumalaki. Ang mga lalaking tarantula ay mas nababalutan ng metallic blue na kulay kaysa sa mga babae. Ang haba ng matandang tarantula ay umaabot sa 6 to 8 inches or 14 to 20 centimeters at may mahabang lifespan. 3 hanggang 4 na beses namang mas mahaba ang buhay ng mga lalaking tarantula kaysa sa mga babaeng nabubuhay lamang hanggang 12 years. Bagamat ang mga tarantulang ito'y mas gustong kumain ng mga flying insects tulad ng moth, sabik din silang kumain ng mga crickets at grasshoppers. Ang Guti Sapphire Ornamental Tarantula ay mga arboreal species o nabubuhay sa mga kahoy. Isang paraan para masuplong ang problema sa pagkakaroon ng mataas na humidity at mataas na ventilation ay gumamit ng 4 to 5 inches damp sand, peat moss, at mga buhay na halaman sa loob ng kulungan dahil hindi lamang ito magbibigay ng tahanan sa mga tarantula, kundi pwede rin itong maging lugar para sa breeding at egg laying. Ang species na ito ay makakakilos ng maayos kung mapapanatili ang 78 degree to 82 degree Fahrenheit na may humidity level na 75 to 85%. Ang mga uri ng ganitong gagamba ay mas magandang isa lamang sa loob ng kulungan dahil hindi na sila nakikihalubilo habang tumatanda. Ito ay sobrang agresibo o defensive kung kaya't hindi dapat tawakan sa anumang pagkakataon. Iminumungkahi na gumamit ng paintbrush o kahit anong kagamitan para sa paglilinis, pagpapakain at pagkulong dito. Ang mga lalaking guti tarantulas ay slender at long-legged kumpara sa mga babae at wala silang tibial hooks para sa mating. Ang mga ito ay matapang at adaptable kung sila ay nasa tama nilang kapaligiran. Ilan sa mga sintomas ng iyong alaga hindi maayos ang kalagayan ay ang mga sumusunod: loss of appetite, lethargy, payat, o paruot-parito sa kulungan.
Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi maayos ang kalagayan ng isang tarantula ay dahil sa molting period. Habang sila'y lumalaki, ang mga balahibo nila ay regular na sumasailalim sa extensive molting. Natatanggal ang mga balahibo nito sa linings ng kanilang bibig, respiratory organs, at sexual organs. Once na lumaglag ang kanilang mga balahibo, ang panibago nilang balat ay maputla at sobrang lambot, at kadalasang gumugugol ng ilang araw o linggo, depende sa size nito bago bumalik. Ang guti sapphire ornamental tarantula ay kasalukuyang napakahirap hanapin at may kamahalan ng presyo.